What is up, guys? Welcome back to my YouTube channel, Go Friday Vlog here. For today's video, samahan nyo ako mag-repair tayo ng microwave. So, bali ang problema nitong microwave na to, is pag binuksan mo siya, pag binuksan mo yung door niya, bali nagtitrip ang kuryente. So, hindi ko napapakita ko sa inyo na nakasaksa kasi magtitrip kuryente dito. So, bali ang posibleng problema niya is itong switch niya dun sa loob. So, bago natin palitan, i-check muna natin. Okay, bago natin simulan, para sa mga bago sa channel ko, please subscribe my channel. Pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Okay, simulan natin. So, ito guys, yung possible na problema niya ito. Itong switch na ito. Tsaka ito. So, itetesting muna natin kung sira ba talaga siya. So, ito yung loob ng microwave guys. So, itong pinaka dapat ingatan natin dito. Capacitor niya. Kasi malakas ang boltahe niya. Tiyak kikiligin ka. Kikiligin ang buong katawan mo. So, check muna natin guys bago natin palitan. So, para ma-check natin kung okay yung switch na yun, ilagay lang natin yung tester natin sa continuity. So, para malaman natin kung shorted ba yung switch. Good to good. Mm-hmm.
Bali guys, ito yung luma. Ito yung dating ano niya, switch. So, palitan natin ito. Ito yung ipapalit natin. So ayun guys, testingin muna natin. Bali, napalitan na natin yung switch. Ayan na. Ayan guys, nakasaksak na. Ayan guys, testingin natin kung mag-titrip bang oriente. Ayan. So, kasi ito, pag binuksan mo tong ano na to, magti-trip siya. So hindi ko na pinakita sa inyo kasi baka mag-trip na naman ang kuryente, may gumagamit dito. So testingin natin. Buksan ko tong pinto kung magti-trip siya. Yun. Successful guys. Hindi na siya nagti-trip. So balik natin. Okay na siya. So ayun na nga guys, okay na yung microwave natin. Hindi na siya nagtitrip kahit open, close yung pinto niya. Hindi na siya nagtitrip yung breaker. So sana may natutunan kayo guys. See you in my next video. Thank you for watching.